Good day, everybody. Today is another good news. So, pag-uusapan natin ay si ako si Doggy. Kapon kasi nag-live stream daw siya or nakarang araw pero hindi ko pa napapanood. And from the Philippine Catalog, gaming streamer Doggy finally broke his silence Monday night and expressed his sincere apology to all anime fans via Facebook and YouTube live stream regarding the camcording incident of One Piece Stampede. He stated he never meant to pirating the movie or offending them. He is hoping for their forgiveness and understanding for his action. So, sa lahat ng mga nag-comment dun sa previous video ko, nanggaling na mismo sa idol nyo. Inadmit niya yung kasalanan niya, and so, read na natin yung mga comments tungkol dito sa issue to. Nothing lasts forever. We can't change the future. Okay. As long the anime may still be aired in the Philippines, we can forgive and forget. But the threat is real. They might ban our country for anime movies. If that happens, we will never forgive you, lol. So, sa tingin ko naman, hindi naman mangyayari yun. And magpapalabas pa rin ng mga anime movies dito. Kasi, inadmit niya yung kasalanan niya. And clip lang naman yung binidyoan niya. Hindi naman buong movie. So, hindi naman malaking issue yun, I think. Anyways, let's continue reading. Nice one, boss dogs. Ito yung mga fans mo. And that was his fault. At least he admit. Let's do forgive and forget. Di makakatulong ang pagbabash sa kapwa Pilipino. Tama nga naman yan. Pero syempre, may kanya-kanya tayong opinion. So, respect na lang natin yung mga opinion ng bawat isa. Pero kung alam mong mali yung pinagsasabi mo or mga ginagawa mo, i-admit mo na lang para lahat tayo makamove on. Diba? So, katay ka sa amin, Doggy. Pag na-band anime dito sa Pinas, sana accept ng toy ang apology mo, dogs. Sikat ka na, huwag ka na pabibo. Chill, peace out. Okay. Tatingin nyo ba hindi papalabas yung mga anime dito sa Pilipinas? I don't think so. Kasi malaking franchise din yung mawawala nila pag inano dito sa Pilipinas, tinanggal nila yung licensing ng paglalabas ng mga anime movie. So, malaking kawalan sa kanila yon. And yung tao, nag-apology naman din and sana ma-accept na lang ng kababayan natin yon. Yep, he livestream it and along with it were advertisement. LMAO. Okay. The Pirate King kasi tingnan mo. What? I don't believe you. Did you know why? Because you are the real Pirate King. And you're still here to steal video on cinema like the anime. The all anime fans angry with you. Hindi naman lahat. Run! Quick! Toy is coming! Ano yung meme? Crime doesn't pay. Sutherford, pasok! Stop apologizing and be accountable for stupidity you did. Hindi lang po Pinas pinahamak mo buong si pwedeng mawala ng licensing ng anime films. Well, totoo nga naman yan. Buong Southeast Asia pwede mawalan. Dahil unang-una, isa kang ang tawag doon, public figure na maraming followers. Then, pinost mo yung clip sa page mo, I think. Then, ayun, maraming nakapuna. Siguro kung normal na tao lang yung nagpost noon, I think. Hindi naman magiging ganito kalaki yung issue na to eh. Pero, the fact na ikaw yung nag-post and alam mong sikat ka, syempre maraming followers and maraming tao makakakita. And syempre, may magagalit, may maiinis, or merong matutuwa. Depende na lang yan sa opinion ng mga tao eh. So,
respect na lang natin yan kung anong desisyon ng ODEX. Pero pag nawalan talaga ng movie dito sa Pilipinas, I think it's your fault. Pero sana wag naman, fingers crossed. Protektahan pa yan ng mga fans. Wag mag-alala, total magpa-file na rin naman ng TOY at SM ng case. Samahan nyo na lang sa kulungan yung askal nyo doon. Hindi na lang kayo mag-ML, 750 malit lang daw sa idol nila yan. Samahan nyo na rin ng Reyes idol nyo para masaya. Kulong na yan, dami pang arte. Understanding, gurang ka na, alam mo na dapat ginagawa mo. Some shits, feeling anime fine. Join basher even they don't know anything about anime industry. Don't be shit. I'm a fan of anime and him at the same time. Everyone wants to act for the happiness of everyone. Sabihin nyo, hindi ba kayo nagka-interest panoorin yan? Lahat nagkakamali, kaya ang dapat gawin ay apologies. And sa side ni Dogs, yun ang tama niyang ginawa. Lahat naman ng kasalanan may kabayaran. And sa palagay ko, di lang siya dapat magbayad. Wag feeling fan, mag-comment. Triggered. Tama. Nagkamali ka, mag-apology ka. Tsaka na ako titigil sa pangbabash if i-forfeit yung maybe di na ako makawatch ng anime series ang Philippines. Gong-gong ka kasi, ML lang naman alam mo. Ano? Yung comment mo, hindi ko naiintindihan. So, hindi ko alam ano ibig sabihin ng comment mo. So, bago ka mag-comment, ayusin mo muna yung sentence mo, di ba? Parang kayo din nyo sinisira ang batas, ha? Gumising nga kayo. Well, hindi naman tayo malinis. Alam natin yan. Hindi naman tayo perfecto. Pero in the fact na malaki siyang tao, I mean, marami siyang fans and influencer siya. Dapat alam niya yung ginagawa niya. Think before he click, di ba? Ito yung mga nag-comment dito. ML pa. Daming fans ni Doggy. Anong tawag niya sa mga fans niya? Mga puppy. Anyway. Wala pa akong nakita ng mga fans ni Doggy dito nag-comment. Guys, wag na naman natin i-bash si Kuya Dogs. Alam na natin na nagkamali siya pero di niya sinasadya yun. Kaya po, please, wag po natin siyang i-bash. Ang daming tumawaw. Okay. Anyways, yun yung mga comment ng tao about dun sa post ng anong Philippine catalog about kay ako si Doggy na nag-apologize sa ginawa niyang pagkakamali. So, lahat naman tayo nagkakamali and lahat naman tayo kailangan magpatawad. So, yun na lang gagawin natin, magpatawad. And sa mga fans ni ako si Doggy, wag naman kayong mag-speak in behalf of him. Kasi yung mga sinasabi niyo sa mga anime fans, hindi gugustuhin ni Doggy marinig 'yan. Biruin niyo sinasabi niyo yung mga bagay na hindi ka aya-aya. So hindi gugustuhin ni Doggy 'yan. So kung ako sa inyo, accept his fault and move on. So, yun na lang hintayin natin kung magpa-file ba ng case or hindi. So, sana hindi para lahat tayo maging masaya.
yung fans ng anime, mapapanood niya lahat ng mga anime ng... Yung fans ng anime, makakapanood pa rin ng mga movies sa theaters. And yung mga fans ni Doggy, mapapanood pa rin si Doggy kasi hindi siya nakulong. So, I hope you enjoyed na yung video. Click that notification bell to keep you updated. And don't forget to like and subscribe. So, haters gonna hate. And I still got paid. Peace!